So welcome back mga katropa sa ating channel. Sa video na ito, gagawa tayo ng Aerox sa sunburn. Madalas na problema ng Aerox o common problem ng ating Aerox 155 sunburn. Pero ang nakapagtaka rito mga katropa, hindi naman naarawan itong motor na to. At palagi na sa ano tropa? Garahe? Hindi naarawan? Pero ganun pa man, nagkaroon pa rin siya ng sunburn. Sa tingin ko mga katropa, hindi ito sa araw o tinawag lang na sunburn kasi ganyan ang nangyari. Pero sa tingin ko, hindi ito dahil sa araw kaya nagkakaroon ng problema ang Aerox na to. Sa tingin ko, ang problema nito yung materialis na ginamit ng Yamaha dun sa ilalim ng dashboard. Kusang nasisira o kusang na ano yung chemical niya, kusang na didissolve yung kanyang chemical. So yan yung gagawin natin ngayon. At step by step, ituturo ko sa inyo. Napakasimple, napakadali lang pero medyo mahirap, madali na mahirap dun sa paghihinang natin. So tanggalin muna natin itong mga katropa, tapos papakita ko sa inyo step by step kung paano gawin itong sunburn na ito. Kung saan makaka-order mga katropa, maglalagay ko ng link dyan sa baba ng video description natin kung saan pwede umorder ng polarized para dito sa ating dashboard. Okay, so tanggalin muna natin ito. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga katropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Yan mga katropa, natanggalan natin yung kanyang cowling sa head. Pero nakalimutan ko parang ipakita sa inyo yung kanyang sistema. Kapag sinusi mo siya mga katropa, at once na nasunburn yung Aerox mo, hindi mo na makikita yung numero. Yan yung epekto ng sunburn. Blanco na siya. So ayan yung aayusin natin mga katropa para lumabas yung kanyang mga numero at makita mo ng maayos. Okay, so ayusin na natin to. Sa pagre-repair ng dashboard ng Aerox mga katropa na sunburn, kailangan natin ng pump. Ito. Maglalagay rin ako ng link dyan sa video description natin kung saan makakabili ng ganitong pump or kahit anong pump ng pang-electronics. Kailangan natin to, napakamura lang nito. Maglalagay rin ako ng link dyan kung paano mabibili itong pump na to. At kailangan din natin ng ating scrubber. Maglalagay na rin ako ng link dyan kung saan mabibili yung scrubber na to. Napakamura lang nito, mga 50 o 70 pesos lang to. Ilalagay ko na rin sa link yung kung saan makakabili nito para ma-retire kayo sa seller natin. Tapos kailangan natin ng isang polarized film mga katropa. Saan mabibili ito? Maglalagay na rin ako ng link dyan sa video description natin kung saan mabibili yung ating polarized na film para ma-retire kayo doon sa legit seller na nagbebenta nito. Kung saan doon din ako umu-order mga katropa at proven na tama yung ibibigay sa atin na polarized para sa ating sunburn sa Aerox. So lahat ng mga bagay na to, lahat ng tatlong to, ilalagay ko yung link dyan para hindi na kayo maghahanap sa Shopee kung saan ba mabibili itong tatlong ito na gamit dito sa ating sunburn. So una mga katropa, tanggalin muna natin yung cover ng ating dashboard. Ito yung mga tornillo na to, alisin natin. Tapos yung tornillo rito, maliliit na tornillo yan. So kailangan nyo rin ng maliit na screwdriver para maalis natin dito yung apat na tornillo maliit. Pagkatapos ng mga katropa, meron tayong tatlong tornillo rito na alisin pa rin. So dito na tayo sa pinaka mahirap na part niya mga katropa, pero madali lang to kapag meron kang pasensya at pag-iingat. So dito mga katropa, iisa-isahin natin yung mga hinang dito, aalisin natin yan, pati dito aalisin din natin yan. Pero ang sisiguraduhin lang natin na kailangan na ipump ng mabuti yung mga hinang dito at yung mga paa nung ating salamin ay hindi na nakadikit sa ating motherboard
bago natin tanggalin. Dapat huwag niyong pwepersahin itong ating motherboard at itong ating salamin. Ang mangyayari dyan, kapag nag-mistake kayo at meron pang isang paa na nakadikit dito, pag pinersa mo yan, ang mangyayari niyan, mahahatak yung mga paa niyan at magkakaroon na ng lamat yung ating salamin. So, ang kailangan dito, kunting pasensya, tiyaga, at hinay-hinay lang sa pagbabaklas. Magbukas ka pa ng tunga at kukulangin ng isa. Maglabas ka pa ng baso at tatagayan ko kayo. Pahingi naman ang yosi at paabot ng pansin din. Maghanap ka na. So dapat ganyan mga katropa, pag binunot nyo, hindi siya matigas at hindi siya pilit bunutin. Parang ganyan, isang bunutan lang. So next natin itong kabila naman, gawin natin. Ganun din, pasensya rin, pasensya tsaka tsaga-tsaga para matanggal natin ng maayos yung ating ano, yung ating mga paa ng bolt. Hoy pare, hoy, kumagay ka. Nananabik na lalamunan. Naghihintay na gaba. May magjo-joke sabay kampay. Biglang inom sabay tigha. Yan, so ganyan dapat mga katropa, balumanay lang at yan na, tanggalan natin yung ating motherboard. Ang susunod natin, aalisin naman natin itong salamin dito sa kanyang holder. Pero dapat, kailangan natin ng blade cutter. Hiwain natin yung rugby rito. Hindi nyo po pwedeng hugutin yan kasi nakarugby to. Tapos yung mga gilid-gilid, meron siyang clip. I-adjust nyo na ganyan, walang problema dyan. Adjust nyo lang. Tapos dahan-dahan natin hiwain yung rugby rito para matanggal sa pagkakadikit. Tapos itulak natin dahan-dahan para matanggal natin yung salamin ng ating panel. So, ito na yung pinakakailangan natin mga katropa kasi ito yung i-repair natin, yung salamin ng dashboard. At ito, itabi muna natin to. At ito yung ating gagawin dito sa panel ng Aerox. So, dito mga katropa, dalawa ang polarized ng panel ng Aerox. Polarized sa ibabaw, yung ibabaw niya, yung mga paa niya nakababa, ito yung ibabaw. Huwag nyo nang aalisin yung polarized yan sa ibabaw. Ang aalisin natin dito ay yung dito sa ilalim, yung kulay silver niya. Ayan yung nasusunog. Or sinasabi nilang dahil nababad sa araw, kaya nagkakaroon ng sunburn. Pero sa tingin ko, hindi dahil ito sa araw eh. Kasi itong motor na to, kaila tropa, ang motor nila, hindi naman babad sa araw, may garahe palagi at hindi naman nagagamit, pero nagkakaroon pa rin siya ng sunburn na tinatawag. Ang tingin ko, yung chemical na ginamit dito ay kusang na evaporate or kusang na nasisira, kaya nagkakaroon siya ng sunburn dito sa ating panel. So, ang aalisin lang natin dito mga katropa ay yung ilalim. Ito, yung kulay silver. Iyan lang yung tatanggalin natin. Ang gagawin lang natin dyan, napakasimple lang. Gamit yung blade cutter o kahit anong bagay, sungkitin nyo lang itong, ito, yung silver na to. So, medyo may amoy ito. Para kang nasa printing press. Ayan, alisin mo lang, dahan-dahan lang. Baka mapasok din yung salamin. Kaya alalayan nyo rin pag inaalis nyo yung lumang polarized nya. So, ito yung itsura nyo. Medyo may amoy. Para kang nasa printing press. Yung amoy nya, baho, masim. So, ayan yung tatanggalin natin dito at ipapalit natin dyan ay yung ating polarized na film. Ayan, ayan ipapalit natin. Pero bago ang lahat mga katropa, syempre, may mga natitira pang adhesive yan. Aalisin natin yan, kakaskasin natin yan. Ito yung joy natin, o tubig na may halong joy. Ayan yung pang tatanggal natin ng natitirang adhesive nung tinanggal natin na parang nasunog na yun, na sunburn. So, basahin nyo lang, walang problema. Kahit basahin nyo salamin na to, hindi to delikado. Tapos, kiskisan natin ng blade cutter. So, kiskisan nyo lang, hindi rin delikado yan. Hanggang matanggal natin yung kanyang adhesive. Dead na dead.
kapot mo kapag ikaw ay gumigiti. Ako'y medyo nakikiliti. Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi. So pagkatapos nating matanggal yung adhesive mga katropa, siguraduhin lang natin na malinis yung salamin bago natin ilatag itong ating polarized film. Linisin muna natin dito na maigi. Pwede na natin ilagay yung polarized film natin mga katropa. Sa paglalagay ng polarized film, hahanapin natin yung dark side. Yan yung ating pinaka-dark. At huwag yung ito. Pag nakikita nyo, tagos yung kamay. Nakikita nyo yung kamay ko sa likod. Huwag ganyan yung paglalagay ng setup ng polarized. Dapat doon sa pinaka-dark na side siya. Yan yung dark side. Ganyan natin siya ilalagay. Dito na natin magagamit yung scrubber natin sa paglalagay ng polarized. Ang gagawin natin pag nahanap nyo na yung dark na side ng polarized, dito meron siyang maliit, meron siyang cover dito sa adhesive niya. Alisin muna natin yung cover ng adhesive. Ayan yung cover ng kanyang adhesive. Pero huwag nyo munang ilalagay ng diretso. So mga 1/4 lang o 1/8 nung size ng ating cover ang adhesive pang natanggalin, tapos isi-sentro muna natin dito sa ating salamin. Pag nakuha na natin yung tamang sentro, yung halos 1/8 na tinanggal natin ng cover ng adhesive, dun na kayo magsisimulang mag-scrub dito. Ayan, pag na-scrub nyo na yan dyan, so pwede nyo nang iangat to, tapos hilain nyo na ng kunti-kunti yung ating cover ng adhesive. So ganyan lang kadali. Ayan, scrub natin mabuti. Pagkatapos nyan, sa ibabaw, meron ding cover yan na plastic. Alisin nyo yung cover nyan. Ayan, alisin nyo yan yung cover ng plastic. At yan na yung ating salamin. Ayan, napaka-perfect, malinis, walang bubbles. Tapos, pupwede na natin isauli dito sa ating lalagyanan uli. Babalik na natin, i-assemble na natin yung ating panel. Ngayon, sa pag-assemble ng panel mga katropa, mayroong guide ito. Na baka mamaya, hindi nyo mapansin, mayroong siyang guide. Dito, diretso lang yung kanyang salamin. At dito naman sa kabilang side ay meron siyang dalawang bukol dito. Ano? Yung maliit na bukol na yan, nakikita niyo yung maliit na bukol na yan, dalawa yan. So yung maliit na bukol na yan, dalawa na yan, dito siya naka-guide sa slot ng ating bolt. Kaya pag naganyan nyo, baliktad yung kabit nyo kasi andito yung bukol. Dapat yung bukol niya andito sa dalawang to, dun sa slot na yan. Okay, so ganyan siya nakatapat. Para hindi kayo maligaw sa paglalagay ng salamin. At para hindi matisgrasya yung salamin natin, linisin muna natin to. Yan, so pwede na natin isauli. Itapat natin tong dalawang bukol na to dito sa slot na to. So nilagay na natin mga katropa. Huwag yun ang didiinan once na nag-stop na yung ating salamin. Ibig sabihin, nakalapat na yung salamin natin dito sa fiber na to o dun sa ito, sa plastic na to. So huwag yun ang didiinan. Ang susunod natin ay idiretso natin yung paano ng ating panel para kumasya siya dito sa dashboard. Naka-align siya. Diretso lang natin. Tapos, pwede na natin isauli itong ating panel dito sa ating dashboard o dito sa ating motherboard. So, ang harap nyan, syempre, ito yung mga ilaw niya, ito yung kanyang mga slot, dyan natin tatapat yung ilaw. So, dahan-dahan uli hanggang maisentro natin yung mga paa niya sa mga butas na ito. Okay, tiyaga lang at tiyaga at kunting hinay-hinay lang sa pagkakabit. Yan. So napakadali siyang ilagay mga katropa. Kapag nasentro mo na yung ating mga paa o nai-align mo yung mga paa niya, madali na siyang ilagay. Ang susunod natin mga katropa ay paghihinang na. Hihinangan na natin to isa-isa, yung ating mga paa ng panel. Hinangan natin yan. At i-double check natin dapat yung bawat paa walang contact sa isa't isa. So hinangan na natin yan para maibalik na natin doon sa ating Aerox yung ating panel. At ititest natin mamaya. So pagkatapos yung mga katropa, linisin na natin yung mga dumi-dumi niya para siguraduhin natin na hindi magkaka-dikit-dikit yung bawat paa ng ating panel. Yan, double check na lang natin para sigurado.
So, pwede na natin subukan mga katropa bago natin assemble yung ating panel. Try muna natin dito sa kanyang Aerox. Isusin natin. So, yan na yung ating finished product mga katropa. Lumabas na yung kanyang numero. Okay na lahat. Yan, parang bago na. So, uli na natin yung kanyang ano, dashboard. I-assemble na natin to, yung buong dashboard na to. So, ito na mga katropa, na-assemble na natin yung buong panel ng Aerox 155. Tapos na natin gawin. Kung dati, yung itsura ng ating panel ay ganito, sunburn siya, at hindi na makita yung kanyang panel. Ngayon, ito na yung itsura niya. Para na siyang bago. Subukan natin i-ano. I-on. Yan. Kitang-kita na yung kanyang numero at lahat ng function niya andyan. Gasoline, yung RPM niya, panda rin natin. Yan, yung kanyang RPM, clock, kilometer at yung odometer. Nag-display na siya at gumana na lahat. So ganyan lang mga katropa, ang simpleng pag-aayos ng panel ng Aerox o na Sunburn. So tsaga-tsaga lang at kunting ingat lang para hindi mabasag yung salamin. So lahat ng mga materials na ginamit sa video natin mga katropa, andyan sa baba ng video description para may redirect na lang kayo sa mga seller o sa mga nagbebenta ng mga materials na mga gamit natin dito sa ating pagre-repair ng ating Aerox 155. So yun lang mga katropa, maraming salamat. Sana may natutunan kayo kung paano mag-repair nito. God bless at ingat sa pag-wiring.